Nagpapaandar kami ng makina mga kabroks na aking kasama. Kailangan kasi ng makina mga kabroks eh. At mapakita ko sa inyo ang bento ng paa po sa makina aking nilagay po para mapaandar ko po sa labas. Yan po ang aking kasama mga kabroks, si Carlos. Kami pa ay gumagawa ng makina. Irana po ito Mercedes mga kabroks, 6-cylinder. Anim po ang piston ito mga kabroks, truck po ito. Pinapandar po namin ito at hindi muna namin agad pinatay. Kahit nag-uwi na po yung aming mga kasama. 2:30 na po kasi ng hapon, uwi na po kami. At dahil pagod po kami, medyo hindi muna kami nagbisagat ng pang-uwi. At saglit ko lang itong binidyuhan. Po, papakita ko lang po sa inyo paano po ginawa ang kanya pong stand. Stand po yan. Kasi kailangan matibay ang stand. Yan po, kailangan matibay po ang kanyang stand para makatayo po yung makina. Kailangan hindi po uga-uga. Maganda po ang kanyang under mga kabroks. Iba talaga pagka bagong calibrate mga kabroks ang kanyang injector at saka injection pump. Hindi ko po muna nilagyan ang exhaust manifold mga kabroks para makikita ko kung mausok po ba o wala. Pero maganda po ang kanyang under mga kabroks dahil bagong calibrate po ito lahat. Mamaya po lagi po natin ang exhaust manifold para hindi po siya maingay. Yan naman po ang bracket sa unahan mga kabroks. At bracket na rin po sa radiator niya. Ginawa ko lang po yan para po mapaandar po namin ang matagal ang makina. Kasi po bagong overhaul. Nilagyan ko ng screen mga kabroks for protection po mga kabroks. Sa safety po ba. Para kung sakali may manonood eh baka ipasok yung kamay. Kakainin po ng LC o yung fan po mga kabroks. Yan po ang bracket sa unahan. Yung sa baba, bracket po sa radiator din po. Ayan po, yan po ang aking invento po mga kabroks. Paano paanda rin ang makina na hindi po siya uga-uga na sa labas po ng sasakyan. Hindi po nakapasok sa sasakyan. Ayan po, matibay po yan. Ako po ang nag-welding yan. Papakita ko lang paano ko po ginawa ang aking mga invento sa mga bracket po. Para po umandar ang makina kahit gaano po katagal sa labas. May tubig naman po ang radiator. Ayan po, papakita ko lang po sa inyo paano ko po ginawa. Kahit pandarin ko po ng isang araw ito ay hindi po mag-overt ang makina dahil po kumpleto po lahat yan. Ito naman pong sa likuran mga kabroks, may safety po akong ginawa dito mga kabroks para po wala pong tatamaan kung sakaling may dumaan na mga safety pa kong bracket na ginawa mga kabroks. Ayan po, kahanga-hanga po ang aking ginawang bracket. Nilagyan ko na lang po mga safety mga kabroks. Tingnan mo yung intake manifold mga kabroks. Nilagyan ko po ng bakal na bilis butasan ko. Nilagyan ko ng takip po ang kanyang intake manifold. Ayan po, screen siya. Para hindi po mapasokan ng mga bagay-bagay na nakakasama po sa makina. Kaya nilagyan ko po siya ng safety po. Kailangan kami manapit po kayo mga kabroks. Kasi po kasi kakapit na itong makina doon po sa sasakyan. Wala kaming spare kasi matagal kasing dumating ang PSA mga kabroks. Kaya nung dumating ang PSA, amin na po ginawa agad ang makina. Yung screen na lumil na nakikita nyo mga kabroks, safety lang yan mga kabroks. Ininvento ko lang yan para safety po. Hindi po madisgrasya kung sakali. Nilagyan ko na po ng tambotso mga kabroks. Exhaust manifold po siya. Yan po, nilagay ko na po siya. Timing na pong andar. Wala po siyang usok mga kabroks. Bagong calibrate kasi yung injection pump at saka injector mga kabroks. Yan po, timing na po ang andar niya. Kanina po, medyo maingay dahil wala pa pong tambotso. Wala pang exhaust manifold po yun mga kabroks. Ayun po, timing na po siya ang andar. Nakapakatining po. Iba talaga pag bagong calibrate ang mga pump at saka injectors. Itong screen na inyong makikita mga kabroks, nilagay ko lang po yan para safety. Safety lang po pa siya mga kabroks na sakali wala pong papasok sa loob na kung anong bagay. Baka maipit po sa pan belt eh. Ayan po. Yan, container sa baba mga kabroks, diesel po yan. Yan po magagaling yung diesel ay higupin po ng injection pump. Invento ko lang yan mga kabroks. Kasi wala naman sa sasakyan eh. Mas maganda kasi panda rin sa labas bago ikabit sa loob ng sasakyan. Ayan po yung intake manifold. May takip na po siya. Safety lang po din mga kabroks. Para wala pong makapasok na bagay na nakakasama sa makina. Ayan ang radiator po niya. Medyo marumi na nga ito. Hindi ko pa nalinisan. Marami kasing trabaho mga kabroks eh.
patayin ko na rin itong mamaya mong makina, mga kabroks, pagka uminit na po siya. Gusto ko lang siyang painitin, mga kabroks, para matrintis ko siya bago po ikabit sa sasakyan. Dapat nga talaga niya, mga kabroks, dapat na araw na umandar sa labas yan, mga kabroks, bago ikabit sa sasakyan. Pero dito kasi sa aming kumpanya, mga kabroks, minsan wala pang isang oras, ikakabit na agad sa sasakyan dahil po kailangan po kasi ng makina . Pero kung dyan sa Pilipinas, talagang apat na araw hanggang isang linggo pa handa rin sa labas, mga kabroks, bago po isa lang sa sasakyan. Maganda na po kasi yung mga 30s mula sa labas ng matagal . Ano, maganda naman po ang andar, wala pong usok. Bago po lahat yung mga kabroks, bawang maligrit. Sige po, medyo gutom na talaga, pauwi na rin kasi kami, kami na lang natira dito. Mercedes-Benz po siya ang makina, Street 6 po siya. Ang kanya pong model ay OM355 po, mga kabroks, kung tawagin nila ay Irani. Napakatibay po ng makina ito, mga kabroks, kahit old model ito, at napakatibay po ito. O sige mga kabroks, babay na. At kami ay gutom na talaga. At uwi na kami, kinunan ko lang ito saglit ng video. Kahit tapos na po ang oras, para lang po aking ma-share po ang aming gawa dito. Magpapaalam na po kami. Ito po sa ang iyong kabroks, si Ruwen P.S. Mercedes-Benz po ito mga kabroks. 6-cylinder Irani po ang tawagin na mga kabroks. Pang-track po itong mga kabroks. Salamat sa inyo sa ating video. Maraming salamat.